kwento ng kababalaghan, kasindak-sindak at karinarimar sa mga kwento ng mga multo pag-ibig. Aswang, mga kukulap, mga paparap. Kaluluwang ligaw at mga maligaw. At mga kwento ng mga engkanto. Iba sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero nakatingin sila. Mga hindi may palinganag ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo matag-lalaruan. Ang Mount Dulang-Dulang. Isinulat ni na Giovanni Pido ang manlalakbay na manunulat at ni Auntie Ngera Stories. Isinatinig ni na Bobot Sale, Taker Rights, Paul's Voice, Lakan Libulan, Auntie Ngera. Ang Mount Dulang-Dulang ay pangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ito ay nagtataglay ng isa sa mga pinakakahanga-hangang kagubatan dito sa ating bansa. Ang Mount Dulang-Dulang, ang pinuno sa matataas na kabundukan ng Kitanglad Mountain Range, at binabalot ito ng napakamisteryosong aura na inihahalin tulad ng mga bisita sa Eleven Forest ng Rivendell sa movie na The Lord of the Rings. Sa katunayan, ang mahabang paglalakbay sa tuktok ay ipinagmamalaki ang iba't ibang mga landscape. Simula sa malalawak na trail na may mga pine tree at damuhan at umuusad sa mga siksik na gubat. Ang gubat ay aabot sa isang punto na halos lahat ay natatakpan ng lumot at ulap. Ang mga puno ay parang bonsai na may umiikot at napaigsing mga sanga at tila balbas na nakabitin sa katawan nito at puting lumot na nagbibigay ng sinauna at nakakatakot na pakiramdam sa kagubatan. Bumababa ang temperatura kahit na sa araw. At kapag lumalabas ka mula sa gubat na ito hanggang sa clearing sa tuktok, makikita mo ang kabuuan ng hanay ng Kitanglad at masilayan mo pa ang pinakamataas na bundok ng Mount Apo. Ang Mount Dulang-Dulang, tulad ng Mount Pulag at Mount Apo, ay sagrado sa mga lokal. Ang tribong Talaandig ng Lantapan ay pinagkalooban ng mga karapatan sa kabundukan bilang pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kaya't kailangang masiguro ang kanilang pagpapala sa pag-akyat sa Mount Dulang-Dulang. Nililimitahan umano nila ang mga umaakyat sa grupo ng 20 katao. Gayunpaman, may isang ritual na paghahain ng mga manok ay ginagawa bago ang bawat pag-akyat at ang mga umaakyat ay nagsasagawa ng ritual ng pagsasabit ng puting tela sa tuktok bilang paggalang sa katutubong kultura. Ang mga tradisyong ito ay nagdaragdag sa mistisismo ng Mount Dulang-Dulang. Kadalasan, sumasama ang mga taga-Maynila
na umaakyat sa mga grupong nakabase sa Mindanao. Kapag umaakyat sa Mount Dulang-Dulang, mahirap umakyat ng walang lokal na kaalaman o mga kontak. Ang mga akyat ay lilipad patungong CDO, pagkatapos ay sumakay ng bus papuntang Malaybalay, Bukidnon. Mula doon ay nakaayos ang mga jeep na papunta sa Lantapan. Ang huling bahagi ng biyahe ay binubuo ng mga magaspang na kalsada na nagiging napakadulas kapag basa. Pagkatapos ay magpapalipas ka ng gabi sa jump off, magdagdag ng 2 araw sa tamang pag-akyat, at ang buong biyahe ay magiging kabuuang 3 araw. Bagamat napakahirap, sinubukan ng mga bihasang umaakyat ang Mount Dulang-Dulang. Ang kwentong tampok ay nangyari noon, hindi pa masyadong inaakyat ng mga mountaineers ang bundok. Ito ay parte lang ng kwento ng mga taga roon, isang karanasan na nagpatunay na may kababalaghang nangyari sa bundok Dulang-Dulang. Pakinggan natin ang kwento ng isa sa nakaranas ng kababalaghan. Kalakip ay ang kanyang kwento ng buhay. Marami ang nagsasabi na kapag mayaman ka ay magiging makapangyarihan ka sa lahat dahil sa iyo nakakapit ang mga mahihirap at nangangailangan ng proteksyon. Ngunit paano kung ang yaman na ipinagmamayabang mo ay ito rin ang ihila sa iyo sa mundong walang katahimikan? Gugustuhin mo pa kaya? Taong 1990, Bacolod City. Magandang umaga. Bati ng ina ng aking boyfriend na si Ginang Amanda Sebastian. Magandang umaga rin sa'yo, tita. Sagot ko, ngunit hindi man lang siya tumingin sa akin. Halatang may lihim na galit. Nasaan si Hector? Hindi ka ba niya ihahatid ngayon? 3 araw na ang nakakalipas, ngunit tila mag-asawa na kayo kung magturingan. Hindi pwede sa akin ang ganyan. Napakahalay na magkasama ang isang babae at isang lalaki sa iisang kwarto na hindi kasal. Malas sa buhay, lalo na kapag sa negosyo. Matanda ka na. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Wika ng mama ni Hector na alam kong ayaw sa akin. Nakulang na lang ay ibuhos ang tubig na nasa baso nito sa aking harapan, sa kamumuestra. Kung ilalarawan ko ay mukhang si Cherry Hill sa bituing walang ningning. Ihahatid po ako ni Hector sa Lunes, tita. May gagawin pa kasi kami na isang shoot sa bundok Dulang-Dulang. At matatapos sa Linggo ng hapon, kaya umaga na ng Lunes niya ako ihahatid. Sagot kong umiiwas sa kanyang mga mata dahil nakakatakot kung makatingin. May kaya ang pamilya ni Hector. Tubong Bacolod siya at nakapagtapos ng engineering. At ako naman ay isang freelancer na filmmaker. Sa mga panahong iyon, ay may project akong binubuo sa isang sikat na TV channel para sa gagawing commercial. At ang gusto nila ay doon sa Mount Dulang-Dulang kukuhain ang mga photoshoots kasama ang napiling kadouble ng artista. Ang mga larawan at videos naman ay ire-reproduce na lang sa studio para sa tunay na artista. Kapag nakikita ko ang mama ni Hector, ay may isang salita akong ibinubulong sa aking isipan. Matapobre. Isang masamang ugali na hindi namana ng kanyang anak. Pagkatapos ng 1 oras ng pag-aantay, at puno ng sama ng loob dahil sa itsura ng ina ni Hector na parang kakainin ako kung makatingin, ay sa wakas ay dumating na rin ang uniko iho ng bahay.
Tatayo sana ako upang salubungin ang kasintahan ko, ngunit inunahan ako ng kanyang bruhang ina. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa nangyari. Okay lang, sabi ko, dahil mamaya ay sa akin naman ang atensyon ni Hector. Isang gabi, bago ang pag-akyat namin sa bundok dulang-dulang, ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo habang nasa hapagkainan kami. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan namin ng ina ni Hector, gaya ng halos subuan na ng kanyang maarteng ina, ang bibig ng kanyang anak, at parang bata na hinihimayan ng laman ng isda para hindi raw makain ng tinik. Nakikipagkompetensya sa akin ang mama ni Hector. At obvious na obvious sa ginagawa niya. Imbes na mainis ako, ay natawa ako sa itsura ni Hector. Nagbukha tuloy siyang batang paslit na di makaangal at takot na baka paluin ng kanyang ina pag hindi ginuya ang pagkain sa bunganga. Hector anak, hindi pa pwedeng pasamahan mo na lang siya kay Carlos. Mas kabisado ang daan paakyat ng bundok. At isa pa, maraming kwentong nakakatakot ang bundok ng dulang-dulang. Sabi nila, may mga nagpapakitang engkanto pag nasapit mo na ang pinakapusod nito. At dahil sa kakapalan ng mga talaib at matatayog ng mga ligaw na halaman ay aakalain mong nasa bungaran ka pa lang. Hanggang sa mamatanda ang biktima at mababaliw. Diba, Rowena? Sabihin mo ang mga kwento ng iyong pinanggalingang angkan. Baka sakaling magbago ang plano ng dalawang ito na akyatin ang bundok dulang-dulang. Sige na, ikwento mo na para malaman nila. Saad ng ginang at tumingin sa dalagitang taga-silbi. Opo, galing po ako sa angkan ng tribong Talaandig ng Lantapan. At isa po akong katutubo roon, gaya nga ng sinabi ni Senyora Caridad. Dahil taga-bukid nun po akong tunay. Nakakatakot po ang pag-akyat doon, lalo na kung hindi ka taga roon. Dahil may mga kakaibang nilalang na nakatira sa mga masusukal na parte nito. Ang ginagawa nga ng mga ninuno namin na nakagawian na rin namin ay ang pagpapadugo ng isang manok na itim. Isang peace offering sa mga nagbabantay na mga engkanto upang hindi sila gambalain po. Yung iba naman ay naglalagay sila ng puting tela sa ulo o sa mga kamay nila upang ipakita nila ang paggalang dito. Pero kung hindi mo ito magawa at bago ka sa bundok, ay maaari kang mawala sa bundok o mawalan ng katinuan. Dahil ayon sa mga nakaranas na, ay talagang marami silang nakitang mga elemento doon. Nakayukong salaysay ng dalagita. Kaya anak, huwag ka nang sumama. Dito ka na lang. Pasamahan mo na lang siya sa mga tauhan natin, okay? Actually, sabi ng isa sa mga tauhan natin, nakakita siya ng napakaraming kakatuwang nakaitim na nilalang doon na may hawak na malaking libro. At tila nangangaral ito ng mga wikang hindi maintindihan. At kapag naisali ng mga sinasabi nila gamit ang iyong isip, ang ibig kong sabihin ay naiintindihan ang sinasabi nila ay magiging kaisa ka na nila. Magpapakita sila sa iyong panaginip. Nakakatakot na naman. Napakahabang pananakot na kwento nito sa nag-iisang anak. Mama, huwag mo kaming takutin. Parang awa mo na. At hindi ito isang laro. At isa pa ho, may pangalan ng kasintahan ko.
At ito ay Teresita. Hindi po siya. Sabi ni Hector na nahihiya sa akin dahil sa tinuran ng nananakot na ina. Napansin kong nagsalubong ang dalawang kilay ng matanda. Hindi matanggap ng sarili niya ang sinabi ni Hector, kaya mabilis itong nagbaba ng hawak na kubyertos at sinabi niyang nawalan na siya ng ganang kumain at sinabihan ng tagasilbing si Rowena na dalhan siya ng tsaas sa kwarto. Ang kwarto ng mama at papa ni Hector ay magkatabi lang sa kwarto ng anak, kaya makikita ang nasa loob at kung ano ang ginagawa kung nakabukas ang pinto, dahil unang madadaanan ang silid ng mga magulang niya. Nasa Amsterdam ang papa ni Hector at doon nakabase sa isang logistic company. Paminsan-minsan lang na uuwi sa Pilipinas tuwing espesyal na okasyon lang, tuwing birthday ng mama ni Hector at birthday ng anak. Pero mas madalas ay wala ito sa kanila. Isa rin sigurong dahilan kaya palaging mainit ang ulo ng mama ni Hector, dahil tigang ito. Napangiti ako sa naisip. Pagkatapos ng dinner, ay tumulong muna ako sa kusina. Ayaw kong magse-senyorita dahil hindi ako sanay. Hindi naman kasi akong lumaking may gintong kutsara sa bibig. Simpleng pamilya lang ang pinagmulan ko. Nasa average lang ang kinikita namin. Di tulad ng pamilya ni Hector, buena familia. Aling Juliet, may tatanong ko sana ako sa inyo. Matagal na ho ba kayo rito? Bakit ganun ang ugali ng mama ni Hector? Parang tigre? Bulong na tanong ko, habang isinisilid sa lagayan ang mga pinggan na pinatuyuan ng kitchen towel. Huwag masyadong malakas ang bibig mo, senyorita. Baka marinig ka ng tigre. Nako, sasamain ka na naman at madadamay pati kami. Natatakot na pakiusap ng matanda na si Aling Juliet. Alam mo, Ma'am Tere, may sabruha talaga yung mama ni Sir Hector. Mangkukulam yan, kaya wag mong gagalitin. Baka matulad ka sa dating kasintahan ni Sir na nabaliw. Bulong naman ng isang dalagitang kasambahay na si Rowena. Isa ka pa, Rowena. Tama na yung bibig mo, ha. Itikom mo yan. Baka marinig ka ng matanda. Palalayasin ka niya rito. Tandaan mo, may utang ang pamilya mo sa kanila. Kabadong paliwanag ni Aling Juliet kay Rowena. At agad naman nananahimik ang dalagita. Nagpaalam na lang ako sa dalawa sa kusina na puno ng katanungan sa isip kung anong nangyari sa kasintahan dati ni Hector at kung bakit hindi ito nabanggit sa kanya ng binata. Nagdesisyong umakyat na ako at sa kwarto ko na lang aantayin si Hector. Papasok na sana ako noon sa aming kwarto nang mapansin kong may kausap ang mama ni Hector na lalaki sa may terasa ng kanyang kwarto. Medyo madilim at tanging liwanag doon ay ang ilaw na nanggagaling sa loob ng kwarto ng matanda. At iyon ang nagsisilbing liwanag sa dalawang nag-uusap. Inisip kong si Hector ang lalaki at usapan namang mag-ina, kaya hinayaan ko na lang at tumuloy na ako sa kwarto at nagsara ng pintuan. Nagpagawa na rin ako ng jasmine tea kay Aling Juliet bago umakyat. Dadalhin na lang niya sa aking kwarto at iyon na nga ang pampakalma ko. Kakaiba ang lasa pero masarap. Maya't maya ay pumasok na si Hector, dala ang tsaa at ipinainom sa akin. Habang umiinom ako ay halatang-latang-lata siya at nang tanungin ko ay ang sabi niya, nasunog daw ang tubuhan nila sa bukid nun. At halos lamunin ng apoy pati ang mga hayop na nasa paligid nito. At tila sinadya ang nangyari. Ipinakiusap din niya na hindi niya ako masasamahan bukas sa pag-akyat sa Mount Dulang-Dulang. Dahil nga sa uuwi siya sa farm nila sa bukid nun para kamustahin ang mga tauhan at maireport ang nangyari dahil malaking halaga ng pera ang nalugi sa mga pananim. Maagang umalis ang kasintahan ko, mga alas dos ng umaga. Habang nasa kasarapan ako ng aking tulog,
ay may nagbukas ng pintuan ng kwarto namin. At iniluwa nito ang isang lalaki na tiyak kong di ko pa ito nakikita. Sumigaw ako ng malakas dahil lalapitan na ako nito. Juan! Huwag kang lalapit! Tulong! Tulungan niyo ako! Aling Juliet! Tita Amanda! Tulong! Nang bigla ay isang sampal mula sa mama ni Hector ang dumapo sa pisngi ko. At tila sinadya talaga ng bruha na sampalin ako. Ikunento ko ang nangyari, pero walang naniwala. Guni-guni ko lang daw yun, o binabangungot lang ako. Pero ang mukha ng mama ni Hector ay tila nababaliw sa ngisi nito. Nalabis ko namang ikinatakot dahil kakaiba ang itsura niya habang nakatitig sa akin. At sabi niya, "Natakot ka ba sa nakita mo sa iyong panaginip, iha? Maaaring managinip ka ulit ng ganyan kung matutuloy ang pag-akyat niyo sa Mount Dulang-Dulang." Alam ko na nananakot ulit siya sa mga oras na yon. Kinabukasan ay maaga kaming bumiyahe sa paanan ng bundok. Mga ganap na 9:00 ng umaga ay nakarating na kami sa parte na hindi masyadong inaakyat. Ito yung parang back door dahil wala pang masyadong gumagamit ng landas na yon ng bundok kumbaga. Nagpaalam kami sa kapitan ng barangay na doon kami dadaan dahil kaunting oras lang naman ang filming ang gagawin namin. Kasama si Malu at Jepoy at ang mga kadobol ng mga modelong artista. Pagkaraan ng 2 minuto ay nakaramdam ako ng pagkahilo kaya medyo umupo ako sandali at napahawak ako sa aking sentido. Ma'am, napano po kayo? Gusto niyo ba ng tubig? Baka napagod ka sa biyahe. Wika ni Carlos habang iniaabot niya ang tubig na nakalagay sa botelya. Kahit nakakaramdam ako ng panghihina, ay itinuloy pa rin namin ang shooting. Inakyat namin ang mga parteng may talon at mga halaman na may puting bulaklak na gumagalaw habang nadadapuan ng tubig ng talon. Doon ko itinutok ang kuha ng mga pose ng modelo at mga background videos at kuha na naliligo sila. Maganda rin ang sinag ng araw na tumatama sa isang puno na sa tingin ko ay sobrang tanda na nito dahil sa itsura pa lang na bonsai ito. At nakakatakot rin dahil nagmistulang pang horror ang dating dahil sa mga bumabalot na lumot at mga ugat halaman na parang kurtina. At mapapansin din ng mumunting ulan na bumabagsak na parang rainforest sa mga pelikula. Noong matapos na ang parte ng mga modelo, ay nagpaiwan ako dahil gusto kong kuhanan ng mas maayos ang parte ng bundok na yon. Hanggang sa inabot na kami ng takip silim, na di ko na namalayan na dumidilim na pala. Na siyang nagpaigting ng aking kamalayan dahil parang mas lalong gumanda ang talon at ang mga view na bumabalot dito. Kahit ramdam ang lamig na nagpapakilabot din sa akin. Ang sabi ng iba, mas magandang kuhanan ang Mount Kitanglad. Kaso, nasa kabila kami, kaya Mount Dulang-Dulang ang unang madadaanan. At yung mga panahong yun, di pa masyadong nadidiskobre ang 2 bundok upang akyatin. Carlos, pahingi ng tsaa. Sandali na lang to. 30 minutos na lang. Okay lang ba sa'yo? Sabi ko dahil ginaganahan ako ng mga oras na yon. Dahil gumaganda na ang aking pakiramdam. Ma'am,
Umuwi na po tayo, madilim na po at nakakatakot din magpagabi rito. Dahil may mga kwento na maraming ano ho, kaya ng mga narinig nyo kay Rowena na din may paliwanag na pangyayari dito. Kaya ng mga elementong lupa at mga nagmamasid ng mga engkanto. At ma'am, alam nyo bang hindi kayo lulubayin ng mga nagpapakita rito kung nagamalamos sila? Kaya tayo na po. Kung gusto nyo po, bumalik na lang po tayo na maaga bukas para sa finishing touch mo sa video mo. Pakiusap ni Carlos sa akin. Sayang naman, nasabi ko sa aking sarili. Ang magandang view kasi ay ang takip silim, hindi ang bukang liwayway. At ito ay mas something mysterious at iyon ang gusto ko. Pagdating namin ni Carlos at ang driver, ay ramdam ko ng init ng apoy ng impyerno. Dahil sa mga maiinit na titig ng mata ni Lucifer, na walang iba, kundi ang mama ni Hector na si Tita Amanda. Tila nanunukat ng pagkatao, ng huhusgang mga titig. Tila siya si Satanas na nagbalat kayong tao. Sa labas ng gate, ay may nadaanan kaming mag-asawa na tila nag-aantay ng grasyang papasukin sila sa bukana ng di ko itinuring na langit. Hindi pa kami nakakababa ay inutusan na ni Tita Amanda si Carlos upang tawagin ang mag-asawa sa labas ng gate. Carlos, tawagin mo ang mag-asawang Kanor at Nora sa labas. Kakausapin ko sila. Ayaw kong naiistorbong gabi ko dahil lang sa mga impertinenteng hampas lupa na walang alam kundi ang umutang ng pera para gawing puhunan. At kunwari ay ibibili ng gamot. Mga tamad na nilalang. Tumingin ng bahagya sa direksyon ko pagkasabi ng hampas lupa at impertinente. Ang sama talaga ng ugali ng ginang. Habang inaayos ko ang mga nakuha kong litrato at videos sa Mount Dulang-Dulang, ay may napansin ako sa mga nakuhanan ko ng litrato. Dahil yung modelo na babae na nakahiga sa may paanan ng talon ay may kasamang isa pang babae sa tabi nito. Medyo blurred, pero kitang-kita na dalawa ang katawang nakalubog. Ang kalahati ng katawan ng isang babae ay nasa tubig, pero ang buhok nito ay nakalugay sa tubig. Parehas silang nakahiga. Bigla akong nakaramdam ng kilabot at takot. Tumaas ang aking balahibo sa nakita ko. At sa isang litrato naman, ay parang may itim na malaking taong nakasilip sa lalaki, habang nakaupo ito sa isang malaking ugat ng puno. At ito ay nagpagimbal sa akin. Dahil ngumisi ang itim na lalaki sa larawan at tila galit ito. Sa takot ko, pinunit ko ito. Sabi nila, masamang pangitain, malas daw ito at dapat punitin o sunugin. At upang hindi ako masundan, alam ko ang kaugaliang iyon dahil sa lola ko sa tuhod. Habang nire-review ko ang mga kuha ko, ay naririnig kong binubulyawan ng mama ni Hector ang mag-asawa. Mga baliw! Anong akala nyo sa pera, tubig? Nakusang bumubulwak kapag itinusok sa lupa. Napakalaki pa ng pagkakautang nyo sa akin. Halos hindi nyo pa nababayaran ang halaga ng nahiram ninyo. Uutang na naman kayo. Hindi maaari. Magbayad muna kayo. Sigaw ng mama ni Hector na tila nang galing sa ilalim ng lupa ang boses nito. Parang awa niyo na po, senyora. Kailangang maoperahan si Cecilia. Dahil kung hindi ay hindi na po siya aabutan pa ng umaga. Hindi po kasi nila sisimula ng operasyon kung hindi kami magbibigay ng paunang bayad sa ospital. Tanging ikaw lang po ang alam kung may ganong halaga. Kaya't nagmamakaawa po kami sa inyo, senyora.
Mangiyak-iyak na paliwanag ni Mang Kanor. Nag-iisa ang anak namin si Cecilia. Siya na lang ang tanging kayamanan namin, Senyora. Kaya maawa po sana kayo. Hayaan niyo po, kapag hindi namin naibalik ang pera, ibabayad namin ang aming bahay at lupa. Umaling lang ang aming anak. Kaya maawa na po kayo. Umiiyak na pakiusap ni Aling Nora. Naging mabuti naman po siya sa inyo at pati kay Hector. At dito siya nagkasakit. Dahil maayos pa siya bago siya pumanhik sa bahay ninyo, Senyora. Sana maawa po kayo sa kanya. Patuloy pa ng matanda. Aba, at parang ako pa ang may utang na loob sa babaeng yon. Aba, Kanor, ang anak mo ang parang haliparot na dumating sa bahay ko at lumandi sa anak ko. Kasalanan ng anak mo dahil lumandi siya sa ibang lalaki at nang itakwil siya ni Hector, nagbabaliw-baliwan na. Aha! Ambisyosang babae. At isa pa, wala na sa katinuan ng inyong anak. Kaya kung ako sa inyo, hayaan na lang ninyo siya at wala akong kasalanan sa nangyari sa anak ninyo. Siya ang gumawa ng sarili niyang mundo at hindi ako. Walang hiya kang matanda ka, matapobre! At huwag na huwag mong magsabi-sabi na kami ang baliw dahil ikaw ang baliw! Dahil sa sinambit ng malademonyong dila ng ina ni Hector, ay sinunggaban siya ni Mang Kanor. Mabuti at napigilan siya ni Carlos. Kitang-kita ko dahil nakabukas ang kwarto ng opisina ng pamilya sa may sala. Sinipa at sinuntok ni Carlos ang matanda at sinampal din ng matapobreng matanda si Aling Nora. At saka sila pinalayas na hilam sa luha dahil sa sakit ng pang-aalipusta. Halata naman sa itsura ni Carlos na napilitan lang na gawin dahil ikinuyom nito ang kamao sa kamalungkot na tumingin sa dalawang matandang naglalakad paalis. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Akala ko sa nobela o pelikula lang nangyayari, ngunit pati rin pala sa tunay na buhay. Bakit ganun? Bakit ganun ang ugali ng mga mayayaman? Parang walang katarungan. Naitanong ko na lang sa sarili ko habang nakasilip sa kanila at nangingilid na rin ang aking luha dahil nakaramdam ako ng awa sa mag-asawa. Nakita ko ang nagbabagang mga mata ng mama ni Hector. Agad itong umakyat sa kanyang kwarto na tila wala sa kanyang katinuan. Maya't maya ay narinig ko na nagsisisigaw ito. Walang sino man ang makakaagaw sa aking pag-aari. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Mga baliw! Mga baliw kayo! Nakakapangilabot ang kanyang mga kataga, tila nagmumula sa kawalan. Nangilabot ako sa ipinakita ng mama ni Hector. Kalagitnaan ng gabi, may naririnig akong nag-oorasyon. Ave, Ave, ina ng immortal na kapangyarihan, ang pinagsanib na puwersa ng dilim at liwanag. Pakinggan ang aking hiling. Audite, may sanctuaryong false, espe, dami, potestate, od, preset, moto. Pagkatapos ng orasyon, ay biglang kumulog at kumidlat. At pagkatapos nun, ang pagbagsak ng masaganang ulan. Ngunit ang ipinagtataka ko, ay biglang tumigil ito. Sobrang init na pagkatapos, kaya napilitan akong buksan ang aircon. At sa labas, nung sumilip ako para i-check ang paligid, ay hindi naman basa ang paligid.
tila hindi umulan. Isa itong palaisipan sa akin. Kinabukasan, nagbalik kami ni Carlos sa bundok. At habang nasa daan, ay nagtanong ako kung sino si Cecilia. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Carlos. Carlos, pwedeng magtanong, sino si Cecilia? Tanong ko ulit. Ma'am, is Inyorito Hector nyo na lang po itanong. Ayaw ko po kasi siyang pangunahan eh. Siya, sige Carlos. Pero kagabi, bakit sinaktan ng mama ni Hector ang mag-asawa? At pati yata kayo ay nakisali sa pananakit. Pasensya na ha, concern lang ako. Usisa ko. Pasensya na po ma'am, ayoko pong gawin yun. Kaso ginigipit kami ng senyora eh. Na kapag di kami susuporta sa mga gusto niya, palalayasin niya kami at sasaktan niya ang aming mga pamilya. Alam ko kung hanggang saan ang kayang gawin ng senyora. Alam ko ang lihim na matanda at hindi ko pwedeng pangimasukan pa yun. Alaman niyo rin kapag naging mag-asawa na kayo ni Sir Hector. Mahabang paliwanag ni Carlos na ipinagtaka ko, pero di ko na binigyan ng halaga. Si Cecilia ba ang dating kasintahan ni Hector? At nabaliw ba ito? Totoo ba? Tanong ko. Pero hindi na sinagot pa ni Carlos. Tila umiwas na sa aking mga tanong. At imbes na harapin ako, ay umupo na lang sa isang tabi, malayo sa akin at nagbasa ng comics. Habang ako naman ay nagpatuloy na sa aking ginagawa. Naglakad ako palayo at paakyat sa lugar. Malayo kay Carlos. Naaliw ako sa mga magagandang dahon at mga magagandang ibon. At mga punong malalaki pero tila nabobonsay na sa paligid. Halatang hindi pa ito nasusumpungan ng mga mountaineers. Hanggang sa nakarating ako sa isang parte na malago ang mga puno. Mula sa kinatatayuan ko ay may narinig akong mga tumatawa at kung minsan ay naghahaming. May mga naririnig din akong tumatakbong kabayo sa ere. Nagtatakip silim na ulit noon nang bigla ay mapadako ang aking paningin sa isang malaki at matandang puno. At dito ay may isang puting kabayo na lumilipad at may isang babaeng nakasakay dito. Mahaba ang kanyang buhok na kulay puti at lampas na lampakan. Paikot-ikot lang sila ng kabayo niya sa may puno ng sinukuan. Nakita kong may hawak ang babae na baul at sinabi niyang bibigyan daw ako ng kayamanan, kapalit ng aking kakayahan. Naiinggit daw siya sa galing ko sa paggawa ng mga video at larawan. Ang talento raw ng tao ay enerhiya sa kanila, lalo na kapag kusang ibinibigay. Ngunit kapag ayaw naman ay huwag pilitin dahil hindi gagana ang kapangyarihan. Halos mabaliw na ako sa takot. Umiiyak na ako noon at naririnig kong tinatawag ako ni Carlos. Hindi ko alam na dumidilim na pala. Pero kanina ay parang ang liwanag pa. Ma'am Teresita, bumalik po kayo dito. Ma'am Tere, nasan kayo? Huwag kang lalayo. Papanganin sa sukdulan ng gubat at sa parting mataas. Kaya bumalik na kayo dito. Naririnig ko ang pagtawag, pero hindi ako makahakbang. Sa isip ko, makaalis lang ako ay hinding-hindi na ako aakyat sa bundok ng dulang-dulang. Nakatayo pa rin ako doon at kahit ipikit ko ang aking mga mata, ay nakikita ko ang babae na nakatitig sa akin. Mayroon siyang iniaabot sa akin na bagay. Isang maliit na kahoy na gadangkal lang. Ramdam ko na ang paglaki ng aking ulo na parang nababanat pati ang aking sentido. Alam kong tumataas na rin ang ilang hibla ng aking buhok. Patuloy lang sa paglipad ang kabayong puti, paikot sa matandang sinukuan na puno. At kapag natatapat ito sa akin, ay pilit na iniaabot ang kahoy. Padilim ng padilim ang aking paningin. Nangihina na ako noon at para akong nabubuang sa mga nakikita ko. Kahit sabihin pang mas malala pa yung mga nakita nila,
Pero yung nakita ko ay kakaiba. May mga napansin din ako sa paligid at nakakarinig ako ng mga nag-oorasyon. Mga katagang katulad ng sinasambit ng mama ni Hector. Hindi ko natagalan ng mga kababalaghan sa inakyat kong bundok ng dulang-dulang. Kaya napaupo ako sa takot at tinakpan ang aking mukha upang di ko na makita pa ang mga engkantong nakikita ko hanggang sa magdilim ang aking paligid. Nahimasmasan ako noong ginigising na ako ni Hector. Nakasunod pala siya at kasama niya si Carlos na naghanap sa akin. Kasama pa ng ilang katutubo malapit sa bundok. Ayon sa kanila, naaliw ang mga engkanto sa akin at iniligaw ako, ngunit ang labis na ipinagtaka ni Carlos ay yung iniaabot ng engkantong babae na nakasakay sa puting kabayo. At noong ilarawan ko ito, ang sabi niya, sinukuan raw iyon. Nakatitig ako sa kawalan kahit noong pababa na kami ng bundok. Napaka-misteryoso ng bundok dulang-dulang. Mababaliw ka kung mahina ka talaga. Ako, sa naranasan ko, hindi na ako magpapagabi pa sa kahit saan mang bundok. Kung wala akong kasama, kaya nga, saludo ako sa mga mountaineers ngayon. Pag-uwi namin sa mansyon, ay may babaeng nakaupo sa harap. At alam kong ang nanay yun ni Cecilia. Gulo ang buhok at sinasabi niyang baliw ang mga nakatira sa bahay na yun. Mamaya't maya ay kakanta siya at iiyak. Wala na raw ang kanyang anak. Sinasambit ng baliw, awit na walang laman, ulo mo'y maiiling, tatawagin mong hangal. May isang baliw, iba ang awit na alam, buong araw kong magdasal, sinungalin din naman. Ang natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang, dahil ari niya raw ang araw, pati ang buwan. Umuwi ka, Naineng. Mangkukulam ang nanay ng nobyo mo. Pinatay niya ang aking anak. Gagawin din sa'yo yun, ha? Umuwi ka na. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Mayaman ko, no? Pwe! Pero lahat naman ay may kapalit. Ginagawang baliw ang biktima. Mga baliw! Nang gabing yun, habang mahimbing ang lahat, ay nakaramdam ako ng sakit sa aking ulo. Parang napaparalisa ang kalahati ng aking mukha. Maya't maya, ay ang dami-dami kong nakikita. Nakikita ng mga bagay. Nagtatawanan. Nagiiyakan. Mga maliliit na batang umaakyat sa hagdan. At nakikita ko ang mama ni Hector na nakangisi sa harap ko. Sigaw ako ng sigaw. At nawalan ako ng ulirat. Paggising ko, ay sinabi nilang nag-hallucinate ako. Ayon pa sa doktor, ay mataas ang aking lagnat dahil sa overfatigue ako. Napakaraming katanungan sa aking isipan tungkol kay Cecilia. Kaya naglakas loob akong magtanong kay Hector. Minsang naglalaro kami ng chess. Mahal, kilala mo ba si Cecilia? Narinig ko kasi sa mga magulang niyang naging magnobyo kayo. Bakit hindi mo ipinagtapat sa akin? Napansin kong nangilid ang kanyang luha, pero biglang tumayo at sinabing, may narinig ka bang kwento dito tungkol kay mama at kay Cecilia? Narinig kong nag-usap-usap sila at nagpang-abot sila dahil ayaw pahiramin ng mama mo
ang nanay ni Cecilia. At ang sabi pa ng matanda, ay siya ang dahilan, ang mamamuraw, ang kumulam sa anak nilang si Cecilia. May gusto akong ipagtapat sa iyo, mahal. Si Cecilia at ako ay napagkasundo na magpakasal. Dahil nagdadalang tao siya ng kambal. Ngunit ayaw ni Mama dahil mahirap lang si Cecilia. Isang araw na huli niya may kalaguyo si Cecilia na isa sa aming mga trabahador. At nakita magkasama sila sa kwarto namin. Pinalaya siya ni Mama. Hindi matanggap ni Cecilia ang nangyari. Dahilan upang makunan siya hanggang sa mabaliw. Ipinalibing ko ang mga anak niya. Pero yung kasalanan niya ay nailibing sa kanyang utak. Nawala ang pagmamahal ko sa kanya dahil sa galit at hindi ko siya binigyan ng tsansa magpaliwanag. Inaamin kong may kakayahan si Mama na mangungulam. Yan din ang dahilan. Kaya ayaw mamalagi dito ni Papa. Ayon kay Mama, ang gawain niya ay tinuro pa sa kanya ng isang malapit na kamag-anak na albularyo. Ito ay tinatawag na tigalpo. Isang uri ng bulong sa hangin ng pananakit. At sa bundok dulang-dulang nila ginagawa ang ritual. Ayaw din ni Mama sa yon. Pero hindi ko nahayaang may mangyari pang masama. Alam ko may ginagawa na naman kababalagan si Mama. Gaya ng pagpapatimpla mo sa katulong ng gatas mo o tsaa. Bubulungan ng tigalpo bago ibigay sa'yo. Nalaman ko yung kay Aning Juliet at ganun din ang ginawa niya kay Cecilia. Naawa na rin sa'yo si Aning Juliet. Baka matulad ka kay Cecilia. Kaya pinagtapat sa akin. Hayaan mo, mahal. Kakausapin ko si Mama bago ka umuwi ng Maynila. Pagkatapos ng dalawang araw at bago ako umuwi sa Maynila, ay narinig kong sumisigaw ang demonyitang ina ng aking mahal. Hindi ako makakapayag sa gusto mong mangyari. Walang makakaagaw sa aking mga pag-aari. Wala! Lahat sila ay mababaliw at mamamatay. Wika ng mama ni Hector na halos mabasag na ang mga porselana sa lakas ng sigaw nito. Gaya ni Cecilia, hindi kanya naagaw sa akin. Alam mo ba ang nangyari? Ha? Hector! Ipinahalay ko lang naman sa mga tauhan dito sa bahay ang iyong si Cecilia. Kaya wala kang dapat na alalahanin. Hindi mo anak ang mga sanggol. Anak ng mga tauhan natin yung anak niya. Kaya dito ka na lang. Huwag ka nang sasama sa babaeng baliw na yan. At sa pa, si Carlos nga pala ang sumunog sa tubuhan. Inutusan ko siya. Nalaman ko kasing itinatago ng ama mo ang kanyang kerida doon. Habang nagsasalita, ay ibinaling nito ang tingin sa akin habang naglalakad ng dahan-dahan palapit sa akin habang sinasambit ang mga katagang. Biktima rin ako, anak. Kayo huwag kang sumama sa kanya. Hampas lupa! Haliparot! Biglang hinatak ng matanda ang aking buhok. Saka ako inginudmud sa semento. Hindi agad naawat ni Hector ang ina dahil sa bilis ng mga pangyayari. Nabasag ang aking bibig dahil doon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay inawat niya ang kanyang ina at tinawag si Aling Juliet at si Carlos upang ilayo ang kanyang ina. At nagdesisyon si Hector pagkatapos nun na ihatid ako sa Maynila. Habang naglalakad kami noon upang puntahan ang sasakyan, ay narinig naming sinabi ng mama niya. Teresita! Magsisisi ka sa ginawa mong pang-aagaw sa aking anak. Magbabayad ka. Pagbabayaran mo ito. Kasabay niyon,
ay kumulog at kumidlat ulit na wala namang kasunod na ulan. Sinabihan ako ni Hector na ipapakuha na lang ang mga gamit ko sa tauhan nila at dalhin sa Maynila. Lumipas ang ilang buwan, nagpakasal kami ni Hector. Hanggang sa nalaman namin na nagpakamatay si Tita Amanda sa mismong silid nito. Uminom ng lason dahil hindi matanggap ang kasawian. Noong kamamatay ng matanda, ay parang nakasunod lang ito sa amin. Palagi itong nagpaparamdam hanggang idinulog namin ito sa isang albularyo. Ayon sa albularyo, ay hindi raw ang mama ni Hector ang gumagambala sa amin, kundi mga engkanto raw mula sa Mount Dulang-Dulang at nakasunod raw ito sa amin. At mabuti at naagapan dahil maaaring ikabaliw ko ito. Umuwi kami sa Bacolod at pinuntahan ng albularyo ang lugar kung saan ko nakita ang puting kabayo. Yung puting kabayo na may nakasakay na puting babae. At doon ay nag-alay ng mga pagkain, nagkatay ng manok at ang dugo nito ay ibinuhos sa lupa bilang selyo ng kasunduan na hindi na nila ako gagambalain pa. Pagbalik namin sa bahay nila Hector, ay kakaibang aura ang naramdaman ko, lalo na noong narinig kong kumanta ang nanay ni Cecilia sa harapan ng gate. Sinasambit ng baliw, awit na walang laman, ulo mo'y maiiling, tatawagin mong hangal. May isang baliw, iba ang awit na alam, buong araw kong magdasal, sinungalin din naman. Ang natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang, dahil ari niya raw ang araw, pati ang buwan. Naluluha akong pinagmasdan ang sinapit ni Aling Nora dahil mas higit na baliw ang mama ni Hector kaysa sa kanya o si Cecilia. Tumingin akong muli sa mansyon na tila haunted house nang nakatayo dahil wala na rin ang mga taong naging tagasunod ng Senyora Impacta na mama ni Hector. Sa pagdaan ng mahabang panahon, ay naging matiwasay naman ang aming pagsasama. Napalago namin ang iniwang ari-arian ng matanda. Ipinarenovate namin ang kanilang bahay upang maging moderno ito sa paningin. At doon na rin ang aming bahay bakasyonan at sa awa naman ng Diyos ay walang gumagambalang masamang espiritu sa amin. Nagkaroon kami ng tatlong anak, si Paulo na nakatira na sa Amsterdam kasama ang lolo nito, si Milweda na isang nurse, at ang aking bunso na ipinagbubuntis ko pa lang sa panahong iyon. Pagkatapos ng 15 anyos ay bigla na lang natagpuan ang aking asawa na nagbaril ng ulo. Ayon sa doktor, depression ang dahilan. Ayon naman sa ibang psychiatrist ay may psychotic daw ang aking asawa na mana sa kanyang ina. Masakit ang naging katapusan ng aking kwento. Ngunit alam kong wala nang dapat sisihin pa sa nangyari. Pinatawad ko na ang mga taong naging parte ng masalimuot na kabanata ng aking buhay. Lalo na sina mama at ang aking asawang si Hector. Bago po ako magpaalam ay gusto kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Teresita Hadaf Villanueva, biyuda. At may tatlong anak, isang lalaki at dalawang babae. Kami ay naninirahan kasamang aking bunsong anak na si Mariam dito sa Finland. At dito ako tumayong muli pagkatapos ng mga pagsubok na aming naranasan sa aking buhay. Lubos na gumagalang, Teresita. Wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo
ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.